Kagandahang umaga po sa ating lahat. Kung napapansin nyo po, basa ang tubig at kaluwag. Hindi po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon titingnan po natin ulit yung actually part 2 po to ng video ko noong nakaraan, na titingnan po natin kung may sumibol na Ganoderma, and we will try to get spore print or yung mismong specimen para makapag live culture po tayo. So ngayon naglalakad po ako dito, yung sinasabi ko kanina medyo basa ang tubig kasi tag-ulan na po. Medyo may tubig na yung mga palayan dito, so unti-unti na rin pong nabalik yung yun, si Manong nag-aararo. Nag-aararo sa bukid niya, nagbubungkal na ng lupa para siguro makapag-cropping na ng palay pag pumasok na po yung tubig ulit. Yung tumaas na talaga yung tubig dito. So ayun nga, titingnan po natin yung atin pong site kung saan po tayo nakakita ng Ganoderma last year. Kasi dito lang din naman sila tutubo ulit. Dito lang kasi yung spawn din eh. Susubukan po natin kung makakita po tayo or may specimen po tayo makakuha. And I think I'm lucky for today. Maswerte yata ako at mayroon akong nakitang spawn ng Ganoderma. So titingnan, papakita ko po sa inyo in a moment. Ayusin ko lang po yung camera ko. Pumasok po kasi ako sa kasukalan. So ito po. Ayan po siya. Ayun. Ito, this is a Ganoderma mushroom. Ayun pa po yung isa. So bakit ganito po yung itsura niya? Kasi hindi pa po siya fully bloom. So ito po yung perfect specimen na pwede natin kunin para makapagpatubo tayo ng or makakuha tayo ng spawn. So gagawin po natin, i-harvest lang po natin itong specimen na to. Saka ipipreserve po natin siya. So yun. Yun. Ito po. Kuha na po natin yung isa. And we will get the other one po. Yun. So ayan, bali dalawang specimen po yung nakuha natin. Ayan o. So gagawa po ako ng specimen nito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano kumuha ng ano, ng spore print nya. Kasi wala po akong makitang mature dito eh. Susubukan po natin kung makakuha tayo ng mature o makakahanap tayo ng mature na specimen para mas okay po yung culture natin and mas masiguro po natin yung, ayun, meron. At nakita po ako. So, pasensya na po kayo kasi cellphone camera lang po yung gamit ko. So medyo rotate-rotate lang pag may time. Ayun po. Yun, may nakita po akong specimen dito. Ayan. So, kukunin ko na po. Ayun, so nakikita nyo po, nakadikit po siya sa kahoy. Ayan, pasensya na po kayo. Medyo makilos yung ano ko. So, ayun, may mga specimen po tayo nakuha. Awa po ng Diyos. Pinagbigyan niya ako na makakuha ng Ganoderma specimen dito sa lugar na to. So ayun, so the next video po, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-extract ng spores o ng specimen mula po dito mismo sa live Ganoderma lucidium na wild species po. So tuturo ko rin po sa inyo sa susunod ko na video yung dalawang process na ginagamit ko sa pagkuha po ng spawn, which is the spore printing and the tissue extraction po. So, yun, pasensya na po kayo. Yung pasensya na po kayo kasi si kuya nag-aararo kanina, tinawag niya po ako, so medyo naipos ko po ng konti yung ating video, pero saglit lang naman. So yun nga, pabalik na po tayo, nakakuha nga po tayo ng sample. So this time po, successful mo yung hunting natin ng specimen para sa Ganoderma. So within this day din po, o baka mamaya, baka ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano mag-extract ng ano niya, ng binhi niya.
So ayun, so stay tuned po yan kasi i-upload ko po ito as part 2 ng aking video na to. Karugtong po ng video na to. Paano mag-culture nitong wild specimen ng Ganoderma po. So ayun, as of this time po, nandiyan na po muna tayo. Ika-cut ko muna yung video. Tapos papatuloy ko na lang mamaya. Okay, salamat po and you have a good day.